about my channel. Hi! My channel, and I would like to thank to the following supporters of my YouTube channel, especially to my team patron, team support, and sa lahat po na hindi pa nakasubscribe, from what subscribe, don't forget to subscribe, like, and share my video para mas madagdagan pa po ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Today's video is magkakaroon po ako ng reaction video, kung ano ba ang reaction ko. So, uso ito ngayon kasi nakikita ko rin ito sa ibang content ng mga vlogger. At yung video na ipapakita ko sa inyo, kung ano ba ang maging reaction ko sa aking Kapuso Mo Jessica Soho episode way back 2018. So, maraming salamat po, Kapuso Mo Jessica Soho, sa opportunity na binigay mo sa akin before, at ngayon ko lang bigyan ng isang content na ano ba ang magiging reaction ko sa video kong ito. Ayan, silipin natin mga mali. Ito, nagkaroon na ako ng isang salon, gamay lang kaayo ng salon, pero kusog kaayo. O niya, nakaluyan mapod kaayo ko ato, kay ako mga suki, ngagikan sa kong dati nga salon, Ninglipat po dito sa ako ang salon na nga gitukod kasi nagustuhan siguro nila akong mga servisyo ba sa paggupit, sa pag-ing-ani-ing-ana. Hantod na. Ah! Kanina kakita ko din yung love life. O to sa una first time yun ako ni nga nag-ipon kong laki. Nga, nagmamahalan pa may antong laki na dugay kaayo may 12 years pero kanang kadugayan kay... Nangita na maglain ang laki. Kani laging bayot na tanong niya. Naningkamot ng gapon ko. Actually, ako akong first love na nakita na ko mo ni siya. Doon nakadunggap sa ako, in love po to kayo sa ako sa subod. Niya. Dilipot to kayo siya maghukuk o kwarta. Tama-tama lang yun. Ang nami income. Amorag yung paiguan na makakaunmi. Pinatingalan na lang yun ko. Mapayabot sa panangang gidunggab ko. Dilig yun. Wala kong mamatay. Mangi! Kay, kuan naman to, kanang murag naglabo na gani ang amo ang relasyon niya. Kuan naman to siya, nakita man siya glain mo, ito nangita po ko glain, dili namang yun niya madawat. So, lisod kaayo po sa akong kahimtang, kay na-admit din po ad to, pero siya, nagpakamatay mong good po to siya. So, nung nagpakamatay din siya, umawas yung tinain niya, at saka nahirapan din siyang 1 month siya sa ICU. Mas una pa ako nakalabas sa kanya. Kaya pagkatapos nun, nag-focus na lang talaga ako dito, ito, nag-focus na lang ako sa parlor. Ayan. So, yung iniisip ko, kailangan ko talagang mag-work hard para ma-achieve yung mga pangarap ko. At plano ko talaga mas marami pang salon na matatayo ko. Sigayda yung sinaligan ko at saka yung mga tao na maraming tao talaga na na-employed sa akin, masaya na rin sila kasi dahil sa aking salon, nakapagtrabaho sila. Naligaw ko ani, na-enjoy ako sa panood nito kasi nung pinakita nila na may sasakyan na ako, naka-invest na ako ng mga bahay, naka-invest na ako ng kondo sa awa ng Diyos at ngayon, dito na ako nakatira. Ayan, ito, this is my music room at yan na po ang nakita niyo. So before, wag lang talaga tayo susuko sa mga pangarap sa buhay. Kailangan lang talaga nating maging matatag at determinado sa lahat ng bagay. Kahit gaano kasakit, dapat natin labanin ito. My mother, ayan, nakikita niyo, ngayon, masakit na yung mama ko, dinadala ko na lang siya, and happy ako na masaya na rin siya sa narating ko. At yung papa ko wala na, nasa heaven na, and alam kong happy na rin siya kasi sila rin yung mga, yung papa ko si unang naka-accept sa akin. Tapos yung dito, yung ex ko, binigyan ko na lang ng branch para may pangkabuhayan din sila sa asawa niya. Ayan. Tapos,
yun lang, yun ang ngayon, masaya na ako at kontento na ako sa buhay. And sa awa ni Diyos, nakakita rin ako ng bagong love life. At hanggang ngayon, siya pa rin yung nakakasama ko sa awa ng Diyos, no? Kahit siya gaano ka sakit at gaano ka, ang daming pinagdaanan namin. Pero sa awa ng Diyos, andun pa rin, sumusuporta sa akin at saka naiintindihan ako kahit minsan nilan ako ang batasan ko kasi babawan ako minsan, no? Pero hindi talaga maiwasan na mga batasan talaga tayo na iba-iba. At least saka-aguanta rin siya sa batasan ko, no? Pero mabait talaga ako sa personal. Pero may ano talaga ako rin. So, ngayon, hanggang ako ng pageant, pero minsan sumasali rin ako para ma-enjoy ko rin yung buhay ko. So, isa lang masasabi ko sa video kong ito, ito yung paraan para mas lalo pang na-inspire ako at mas marami pa akong na-inspire na tao. So, sa dami ng problema natin, lalo na ngayon sa pandemic, huwag tayong susuko at balang araw may darating ding kinabukasan. So, always, huwag talaga mawala ng pag-asa, hope, at saka pray lang talaga palagi at talagang mag-work hard. So, para sa akin, malaking tulong talaga ang video kong ito, lalong-lalong na sa business ko. Yun lang po ang reaction ko sa video.